Morning, good afternoon. Ako mga viewers, welcome to my channel, my YouTube channel. Today is August 6, 2020. Ano to sa ta? Also dan. Pinrito ng adobo ng baboy o giparisan o gisadong corn beef o duha ka buok na itlog kung gagmay pa may elementary giingon na kumain ka doon ng itlog ikaw ay bibilog ingon si teacher kumain, ang batang kumain ng itlog siya ay bibilog. Uminom ng gatas, siya ay lalakas. Kumain ng kamatis, gaganda ang kutis. I do not know kung ginatudlo pa na karon sa mga eskwelahan, especially in elementary. Itlog daw, bibilog, kamatis, gaganda kutis. Yan. Kain tayo. While I'm taking my lunch, we also talk about something. Nakita nyo yung YouTube ko, may description dyan na itanong mo kay Cesar. Kasi my YouTube channel is designed not just for anything else but for educational purposes. May nagtanong kasi sa akin, he's already employed for so long. Sabi niya, tagal na daw siya sa trabaho, hindi niya alam, still confused, still in doubt kung regular na daw siya o hindi. He's working for so long, I think more than a year already, pero still in doubt if he is regular status. Ano bang sabi ng batas dyan? For all you know, tandaan ninyo, yung employer may karapatan kung sino pipiliin nila na magiging empleyado nila na magtatagal will become a permanent employee. So, binigyan sila ng karapatan mamili, kaya meron silang right to select to whom they gonna hire. Pero yung right ng management, so prerogative right ng management to hire is grounded with some provisions under the law, like for example sa Labor Code of the Philippines in a private sector. So, ibig sabihin, when you are hired, it doesn't mean na automatic regular ka na. Kasi yung batas mismo nagsabi na yung employer, pwede ka i-hire nila, but you will be under observation for a certain period of time to qualify whatever standards they prepared for you for the position. Ibig sabihin, pag na-hire ka ngayon, hindi yan automatic, regular. Kasi yung they exercise the right to select to whom they hire, depende yon kung ikaw ba ay karapat-dapat na i-hire at bigyan ng permanenting status. So, anong sabi ng batas? You'll become, when you are hired, you will become a probationary employee. So, you will be under probation. Ibig sabihin, you are subject to some standards that you need to meet before you will be given regularization. Pero may mga technicalities na dapat nating alamin. O kanyari, ano ba sabi ng batas sa probationary period? Kailangan yung probationary period mo must not exceed 6 months. So, hindi dapat lalampas ng 6 months yon. Lapse of 1 day, automatically, by operation of law, you are deemed regular. Ano yung kunyari? Nahire ka 6 months na. Tapos, a day after, pinareport ka pa rin ng employer mo. So, automatically, by law, you will become regular. Kasi pinareport ka pa after 6 months. Ngayon, ang tanong, hindi ka na, kunyari, hindi ka na, you're in doubt, sabi mo, sir,
I didn't receive any notice changing my position, my status from probationary to regular. Sino ba nagsabi na regular ka? It is the law itself. So ibig sabihin, what does it mean? Yung sinasabi mo na notice, will only serve as a formality. But as far as the law is concerned, regular ka na sa position mo. Okay? May mga legal implications dyan na dapat ninyong malaman. Kanyari, kasi you are subject to the standards. Meron silang standards na dapat i-comply mo. Maminit mo yung standard ng kumpanya, bibigyan ka ng regularization. Pero kahit hindi mo na-meet yung standards na yun, pina-report ka pa rin after 6 months, ibig sabihin, they waive such right to select. Kasi ang sabi ng batas, pag pina-report ka pa after 6 months, you are considered regular. Dapat, sasabihan ka before the end of your probationary period na you failed to meet the standards. Kaya hindi ka na mabibigyan ng regularization. So after doon, dapat tapos ka na. Okay. So, under the probation law, probationary, dapat yung standards na yun na sinasabi must be made known to you upon engagement, on the very first day of your engagement. Ibig sabihin, pagpasok mo pa lang sa kumpanya, dapat alam mo na yung standards na sinasabi, yung qualification for regularization. And it is the duty of the employer to inform you of that, the standards, on the very first day of your engagement. Bakit? May implication ba dyan? Oh, mayroon. Ang implication dyan, ganito. Ganyo ha. Pag halimbawa, na-hire ka, under probation ka, you were informed ahead of time. On the very first day of your engagement, kinumply ng employer yung duty nila, na-inform ka sa standards na sinasabi, then you fail to meet it, hindi ka binigyan ngayon ng regularization, tinerminate na yung service mo, magpapile ka ng case for illegal termination, hindi magpa-prosper yung kaso mo. Kasi, sabi nga ng batas, the employer has the right to select, and then someone being hired must to pass the standards set by the company to the position. Sinabihan ka ahead of time na ito yung qualifications, na ito yung standards dapat ma-meet mo. Within the period, you fail to meet that. You fail to achieve the what are expected from you. Then, ibig sabihin, mayroon silang karapatan na hindi ka bigyan ng regularization. However, the story would be different if in case ito, na-hire ka, you were not informed on the very first day. In-inform ka lang yung papalapit na ma-expire yung probationary period mo. Oh, ito, in-evaluate ka na ng employer mo. Sabi niya, oh, ito yung standard. Pero patapos na yung probationary period mo. You are already being evaluated through the standards as they said, doon na sa, malapit na sa end ng probationary period mo. So how can you be able to achieve, how can you be able to meet the standard as they said? So probably hindi mo na ma-meet yun. So assuming hindi mo na-meet yun, tinerminate ka nila. Siyempre, anong mangyayari dyan? So you will become a grieved party there. So you will therefore let's say file a case in court. Ang tanong, mananalo ka ba dyan? May pag-asa ba sa kaso mo? Sabi ng batas, on the very first day of engagement, employer has the responsibility or is duty bound to inform you of the standard. Hindi nila sinabi sa iyo from the very start. So there is failure on their part to perform the duty as required by law to them. So ibig sabihin, pag terminate ka nila, then saka ka sinabihan ng standards na yon, qualification mo sa posisyon na dapat mo i-meet doon na malapit na ma-end yung probationary period mo, edi ibang usapan yun. So you go to court and file a case, then more or less, the case will prosper. Kasi nga, sabi ko, there was failure on the part of the employer to perform their duty, and that is to inform you of the standard on the very first day of your engagement. Pero, na-meet mo yung standard o hindi mo na-meet yung standard, pero pina-report ka pa rin after 6 months, walang silbi na yung qualification na yun. Yung standard na yun. Kasi pina-report ka pa after 6 months.
So ibig sabihin, you are deemed regular as far as the law on probationary is concerned. Yun lang po ang ating lesson 1, ha? Yung ano ba ang status mo? Halimbawa, more than 6 months ka na nagtatrabaho, hindi ka naka-receive ng notice na ikaw ay isang regular, huwag nang problemahin ang sarili mo. Kasi, sabi ng batas, you are deemed regular. Yung notice na sinasabi mo, na tinatanong mo sa akin, will only serve as a formality. No? Pero as far as the law is concerned, you are considered regular. So, pwede na po kayo magtanong kung meron kayong mga concerns about sa mga trabaho ninyo. Marami pa tayong pag-uusapan. Yung lesson 1 natin about probationary employment, hope ito ay makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga empleyado sa private sector. Okay? Huwag niyong kalimutan na pag kayo ay may problema, itanong niyo kay Cesar. Okay? Yun lang po ang aking maisishare sa inyo so far. At abangan niyo ang ating lesson 2 sa next video ko. So, kain muna tayo. Tuloy ng kain natin, ha? Kain tayo. Share niyo ito sa yung YouTube ko. Share niyo sa ibang kaibigan niyo. Kasi ano man na yung tanong ninyo, ay bigyan natin ng kalinawagan. So I will try my very best to probably remove some doubts in your mind as far as especially employment is concerned. Okay? So tuloy na tayong kain. Yun lang yan. 6 months ka? Pina-report pa after niyang 6 months? Sabi ng batas, regular na siya. Hindi nakatanggap ng notice. Formality na lang yun. Okay, that's all. Thank you. Bye-bye. Till next video, sa mga subscribers, please, kung wala pa nakasubscribe, subscribe, like, subscribe, and share my video. More video, lesson 2, we'll talk about another concern issue pertaining to employment. Bye-bye.